This is SMNI News Channel, truth that matters. Magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao. Umaga po ngayon ng Saturday na naman, mga kapartner. Welcome po sa ating Palatuntunan Public Service Program, Pinoy Legal Minds. Dito po sa ating himpilan, SMNI News. Live tayo sa ating mga telebisyon at sa ating mga radyo via Sunshine Radio Stations nationwide at sa ating pong mga social media stream, may it be in Facebook, Rumble.com at sa lahat po ng ating avenues of communication kung saan po ninyo mapapanood at mapapakinggan ang lahat ng ating mga palatuntunan. Good morning sa ating kagalang-galang at butihing pastor, Pastor Polo C. Quibuloy. Kasama ang ating partner sa public service, attorney Kuya Mark Tolentino. Kuya Mark, may buntag, sir. May buntag, MJ, at sa lahat po ng mga followers sa SMNI, lalo na sa ating mga followers sa social media at sa ating pinaka-paboritong pastor, si Pastor Apollo C. Quibuloy. Ito yung kibigyan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino. Kamusta, Kuya Mark? Murag busy na po kaya ang mga panagat. There's no such thing as busy. Basta time management lang. And mahal mo yung ginagawa mo, masaya ka sa ginagawa mo, you can be an effective sa lahat ng bagay. Aba, ganun pala yan, ha? Kumbaga, ang punot dulo yan, kung wala kang pag-ibig sa ginagawa mo, wala rin kwenta. Wala, para napilitan ka, dapat kung may ginagawa ka sa isang bagay, manegosyo man yan, matrabaho man yan, dapat masaya ka at mahal mo yung ginagawa mo. Kasi kung napilitan ka lang sa ginagawa mo, you cannot be an effective in every aspect sa ginagawa mo kung napilitan ka lang. Dapat kung may ginagawa ka, masaya ka sa ginagawa mo and you are inspired na makatulong ka sa mga kapwa mo, kababayan. Ayan, kung tulong ang pag-uusapan, aba, tulong ang ating ibibigay dahil kaalaman. Yes. Tungkol sa batas. Maganda yung topic natin ngayon, MJ, kasi of course, in the near future, we will discuss, himay-himayin po natin lahat po ng krimen ayon sa batas sa Pilipinas. Aba. But bago natin pag-usapan yung mga specific provisions ng mga batas, lalo na yung mga criminal cases, mga crimes, mga felony, pag-usapan natin yung lahat ng mga prinsipyo sa batas. Dati, we discuss about the general principles of criminal law. Ngayon, pag-usapan natin ano yung tinatawag na felony. Ano yung tinatawag na krimen? Ano yung tinatawag na criminal liability? Pag-usapan natin yan. Oh, parang ano to, Kuya Mark, pag nag-aaral ka ng abugasya, basic to. This is very basic. Bago mo pag-usapan, ano yung murder? Ano yung parricide? Ano yung rape? Ano yung estafa? Bago natin pag-usapan yan, pag-usapan natin yung mga prinsipyo sa batas na applicable sa lahat po ng mga krimen la under the revised penal code and sa lahat po ng mga batas sa Pilipinas, lalo na pag criminal law ang pinag-uusapan. Aba, exciting ang ating topic dahil marami kayong matututuhan, mga kapartner, mga kababayan, sa ating pong paksa. Para po sa inyong mga tanong, naka-flash po ang ating text line at sa ating pong mga kababayan na gusto magtanong ng live, abay naka-pin sa ating pong social media stream at ating pong Zoom link. Kuya Mark, umpisan ko na. Yes. Matik, ano po bang ibig sabihin ng felony? Ang felony, very common yan. What is felony? Felony, it is an act or omission committed in violation of the revised penal code. Ibig sabihin, pag revised penal code ang pinag-uusapan, pag na-violate mo ang provision ng revised penal code, it means you committed a felony. Ano yung example ng felony? Homicide, murder, estafa, parricide, kidnapping, yun ang tinatawag na felony. Anong pagkakaiba sa crime? Crime is an act or omission in violation of a special law. Pag special law ang pinag-usapan, like BP 22, mga ganun na mga kaso, for example, terrorism or any other crimes na wala sa revised penal code,
Yun ang tinatawag na crimes. Pag violation naman ng mga ordinances, mga city ordinance, provincial ordinance, municipal ordinance, ang tawag doon, infraction. So iba ang felony. Pag felony, violation yan ng revised penal code. Crimes, violation yan ng special law. Infraction, violation din yan ng mga ordinansa. Ba, usaping paglabag sa batas. Paglabag sa batas. So bago mo masasabi na nilabag mo ang batas, pag nilabag mo, ano yung ginagawa mo? Ang tawag doon, depende. Pag nilabag mo ang revised penal code, it means you committed a felony. Ba, yun yan. Okay, Mark, paano makumit ang felony? Ang felony, there are two ways how to commit felony. Mm. Actually, itong revised penal code, more than 90% or 80%, kinopya natin sa Kastila. That's why it is called Codigo Penal or Revised Penal Code Codigo Penal. So that's why may konting Spanish ang terms na ginagamit. There are two ways how to commit felony. Una is yung tinatawag na dolo. Pangalawa, may tinatawag na culpa. Ano yung dolo? Ano yung culpa? Dolo, it means the crime is committed or the felony is committed with deliberate intent. It means pag may intent, ginagawa mo ang crime with intent, by deliberate intent, it means you committed the felony by dolo or intentional felony. Second kind of felony, a crime or a felony was committed by means of negligence or lack of foresight. It means if you are negligent, you can be liable of a felony. Like for example, yung mga reckless driving resulting to homicide. Nag-drive ka, lasing ka. Nag-drive ka pero yung mata mo nakapikit, nakatulog ka. Reckless driving resulting to homicide. It means that is felony by negligence. Or in law, ang tawag doon, culpable felony. So dalawang kasing felony ha, may tinatawag na felony by dolo. Second is felony by culpa or culpable felony. Ba, kaya pala may nababasa tayo kay Mark na culpable violation of the Constitution. Oh, ganyan yan. Pag ibig sabihin, culpa by negligence. Hindi intentional, but by negligence or lack of foresight na violate mo ang some provisions of the revised penal code. Naririnig din natin yung Latin maxim na mea culpa. Mea culpa. Ang ibig sabihin ng mea culpa kasama MJ, mea culpa, it means there is no crime if your mind is not criminal. It means in order to be liable for an intentional crime or intentional felony or dolo, kailangan your mind must be criminal. It means that is what do we call dolo or intentional felony. Paano naman Kuya Mark kung ang felony na commit para depensa ng sarili? Pag depensa ng sarili, may tinatawag, that's why we will discuss that in a few weeks from now, we will discuss about paano makalusot sa mga krimen ayon sa batas. Paano makalusot sa mga violations ng criminal cases ayon sa batas. Pag-usapan natin yan later on. Alright, ano ba ang krimen kayo Mark na makumit nang walang criminal intent? Pero mang ganon? May ganon. May, di ba, sa ang general law, mea culpa or mens rea. Mens rea, ang ibig sabihin, in order to be liable for a crime, your mind must be criminal. That is the general law or the general rule. May mga exception dyan, MJ. Ang dalawang exception. So may mga criminal cases na walang criminal intent but still you are liable criminally. Number one is yung tinatawag na mala prohibita. Mala prohibita or yung tinatawag na culpable felony. Ano ba yung tinatawag na mala prohibita? Violations of special law. Ibig sabihin, intent dito is irrelevant. Ang pinag-usapan sa mala prohibita, hindi intent ng isang akusado. Kung hindi, ang pinag-usapan dito, ang inquiry dito, whether or not the law was violated. Pag may violation ba sa law, yun lang ang pinag-usapan dito. Hindi pinag-usapan dito ang intent. Mm. Because good faith or bad faith is irrelevant in mala prohibita or violation of special laws like BP 22. So, the mere issuance of a check na tumalbog, liable ka na kahit good faith ka na mag-issue nun kasi BP 22 is a mala prohibita. Intent is irrelevant. Ang pinag-usapan dyan, whether or not the law was violated. Second kind of criminal cases na walang criminal intent, yung tinatawag na culpable felony. Kasi
it is committed by negligence or yung tinatawag na lack of foresight. Like driving na nakainom, driving na nakatulog, so reckless driving is actually culpable felony. Ba, napakaano pala ito kay Mark. Daraming dapat tandaan. Oh, dahil ganun yan. So, maging lawyer. Ito yung mga basic na inaral natin sa first year law about criminal law. First year pa lang yun, ha? First year to. Kuya Mark, ano ba ang intent sa batas? Ang intent sa batas, yung tinatawag na it is a mental state. Mm. Mental state yan, the establishment of which is demonstrated by overt act of a person. So, ibig sabihin, may overt act of a person na ginagawa niya. Yun ang importante. For example, if you want to kill somebody, homicide yan. But kailangan i-establish yung tinatawag niya, intent to kill. Kasi kung walang intent to kill, hindi. For example, sinuntok mo yung isang tao, pero gusto mong patayin siya. Pero nabuhay siya kasi because of the medical science. Pero intent ka to kill, homicide ang kaso. Pero pag hindi na-establish ang intent to kill, hindi yan homicide. Ang tawag doon, physical injury lang. So ibig sabihin, intent to kill is very important in the crime of homicide, murder, and physical injury. Bakit? Kasi kung walang intent to kill, sinaktan mo yung isang tao, pati wala kang intent to kill, gusto mo lang siyang suntukin, gusto mo lang siyang saktan, physical injury yan. But kung gusto mo talaga siyang may intention ka, napatayin siya, that is homicide or murder. That's why intent is very important. Pag sinabing intent, may gamit ka ng mga baril, palaksak, mga ganun kay Mark. Mga ganun. So may intent ka, for example, sinuntok po lang, so wala ka intent to kill kasi gusto mo lang siyang suntukin, gusto mo lang siyang saktan. But kung dagdala ka na ng mga balisong ng malaki, dala ka na ng malaking 45 caliber, mga baril na, so it means, tapos pinutukan mo siya, natamaan siya, so it means there's intent to kill. So kailangan i-establish yung intent to kill in the crime of homicide. Kasi pag hindi yan napapatunayan na may intent to kill ang isang akusado, pwedeng ma-dismiss ang homicide or baka madimanda lang siya ng kaso physical injury. Yung witchcraft ba, Kuya Mark? Mayroon ganun, di ba? Witchcraft. What was witchcraft? Ano yan? Parang barang-barang. May intent din yun. Yung intent, yan kailangan i-establish yun. Yung intent to kill. Kasi, yung for example, may yung Barbie doll. Kita ganun-ganun ng mga... Kaya, I don't know kung there's intent to kill. Kasi hindi naman siya ang sinaktan mo eh. Yung doll ang sinaktan mo. Kailangan, yung sinaktan mo, ang isang tao. Kasi ang requirement ng batas, ang intent, it is a mental state demonstrated by an overt act of a person. When you say overt act, kailangan may action ka sa tao na biktima mo. Hindi yung dal ang ginaganon-ganon mo. So, paano mo mapapatunayan ang tinatawag na overt act? Ang overt act kasi, kailangan papunta doon sa biktima mo, hindi sa isang dal lang na parang ginawa mong, para sa Bisaya pa ang tawag doon, barang. Mm. So, hindi yung matatawag na overt act against a victim. Ba, ganun pala yun, ha? Kaya Mark, ano ba ang motive? Relevant ba yan para mapatunayan na may criminal liability ang isang tao? Ang motive compared sa intent, iba. Don't forget, ang intent kasi MJ, it is presumed. Presumed ang intent, but ang tawag doon, general intent is presumed in criminal cases. It means general intent is presumed in the commission of a felony. General intent. Pero may tinatawag tayong special intent. Ang special intent, if it is an element of a crime, kailangan mapapatunayan yan. Kung hindi mapapatunayan, madismiss ang kaso. Like for example, intent to kill. Kailangan mapapatunayan ang intent to kill. Kasi kung hindi yan mapapatunayan, instead ang kaso homicide, maging physical injury. Madowngrade. Paano naman kung ang biktima patay na? Yung crime results to a death of a person. Ang intent to kill from special intent, maging general intent na. It means pag namatay ang isang tao, presume na may intent to kill ang isang akusado. So hindi na dapat papatunayan sa korte na may intent to kill kasi in the very first place, intent to kill is presumed already pag patay na ang biktima. Yun ang intent. Iba ang motive. Ang motive, MJ, ito yung tinatawag na the moving power that impels a person to do a certain result. Moving power lang. For example, patayin mo yung isang tao, binaril mo yung isang tao. Yung pagpatay, kailangan may intent to kill.
But ang tanong dyan, pinatay niya isang tao kasi inagaw niya yung girlfriend niya. Inagaw ni Pedro ang girlfriend ni Jose. Yung pag-agaw, ang tawag doon, yung vengeance. Vengeance is motive. Hindi yan intent to kill. Vengeance is a motive. Kasi inagaw ni Pedro ang girlfriend ni Jose. Ang issue dyan, is the motive relevant in a crime of homicide or murder? It is irrelevant. Irrelevant yan yung vengeance. Ang pinag-usapan sa criminal cases, yung intent to kill. Hindi yung motive or yung vengeance. But may certain exception na ang motive pwedeng magagamit in the prosecution of a criminal cases. Dalawang example, MJ, na yung motive pwedeng magamit. Una, pag yung identity ng isang akusado, doubtful kung sinong pumatay. May namatay na tao dyan. But wala tayong direct evidence kung sinong pumatay. So hanapin natin, sino bang may motive na patayin yan? So pwedeng magamit na ebidensya ang motive. Doon matitimbang. Yan. Pero actually, motive as a general rule, irrelevant. But in this case, kasi the identity of the accused is doubtful. So second, if the evidence is only circumstantial evidence lang, wala naman direct evidence, mga sabi ni Pedro, sabi ni Juan, sabi ni Maria, so circumstantial evidence lang, in that case, yung motive pwedeng magagamit na evidence. But as a general rule, motive is irrelevant in the commission of a felony kasi ang importante dyan is intent to commit a crime, hindi yung motive ng isang tao. Motibo, intention. Motibo, pag batas ang pinag-usapan, pag doon na sa korte, pag prosecute ka ng kaso, yung motive actually is irrelevant. Magagamit na yung motive pag yung identity ng isang akusado, hindi ba doubtful tayo kung sino talagang pumatay, or ang ebidensya na available sa prosecution is only circumstantial evidence, that's the time na motive pwedeng magagamit. Pero pag may ebidensya naman na sinong pumatay, actually motive is irrelevant kasi sabi ko kasi example, pag pumatay ng isang tao, yung intent to kill, yun ang importante. Yung vengeance or yung dahilan sa pagpatay niya kasi inagaw ni Pedro ang girlfriend ni Jose, vengeance ang tawag doon, or yung paghiganti. Yung paghiganti, yun ang motive. Ang motive is irrelevant. Except yung dalawang exception na sinasabi ko. Kasi pag pakinggan mo sila, Kuya Mark, yung dalawang salita, yung intention tsaka motibo, parang para saan sila ng meaning. But in criminal law, iba ang motive, iba ang intent. Yun yan. Iba ang kanilang pakahulugan. Yes, kasi ang intent to kill. May intention kang patayin isang tao. Intent to kill. Intention yan. But ang rason sa pagpatay niya, kasi inagaw ni Pedro ang Jose, ang girlfriend ni Maria, ang girlfriend ni Jose. In that case, yung pag-agaw, yun ang vengeance or yung paghihiganti. Yung paghihiganti actually is irrelevant in the commission of a felony except pag yung kulang yung ebidensya for the prosecution of the case. May tanong sa Helen D. Ano daw pagkakaiba ko yung Mark? Kahit ano lang, pahapyaw lang. Homicide sa murder. Actually, we will discuss that later on, but pahapyaw lang. Ang pagkakaiba ng homicide and murder, yung dalawa may intent to kill. But the manner of the killing ang pagkakaiba. Like for example, in homicide, ang pag-homicide, nag-aaway kayo. Dahil lasing kayo dalawa, nag-aaway kayo, nabaril mo yung kaibigan mo habang pagkatapos kayo ng inuman, homicide yun. Pero pag may plano ka talagang patayin yung isang tao, natutulog, habang natutulog, hindi mo siya binigyan ng pagkakataon na depensahan ang kanilang sarili, murder yun. So, yun ang pagkakaiba. The manner of the killing sa isang tao. So, ang manner of killing, doon maiba ang murder to homicide. Ang homicide, it is bailable. Ang murder, it's non-bailable. Thank you, Kuya Mark. Meron ano dito, Latin maxim. Ano po ba ang aberratio ictus? Ang tinatawag na aberratio ictus, ito yung tinatawag na error in the victim of the blow. It is a Latin term or Spanish term, but in literal, ang ibig sabihin doon, error in the victim of the blow. Haba naman nun. So ano ba ibig sabihin doon? For example ha, si Pedro, gusto niyang patayin si Juan. So binaril niya si Juan. Pero dahil hindi siya sharpshooter, pag baril niya ni Juan, ang natamaan si Jose. So tatlong tao. Nako. Una, yung akusado. Pangalawa, yung intended victim. Pangatlo, yung actual victim. Dumaan lang si Jose, siya pa natamaan. Malas naman niya. Siya natamaan.
ang plano talaga ni Pedro, yung isang tao ang gusto niyang barilin, but yung dumaan, yun ang natamaan. So yun ang tinatawag na aberratio, ictus, error siya. Mali yung pagbaril niya, iba ang natamaan. So anong epekto dyan with respect sa criminal liability? Dito papasok ang tinatawag na complex crime. Complex crime. Complex crime, ibig sabihin, ang penalty sa nagbaril, maging isang kaso na lang. Hindi pwede ang isa attempted homicide, yung isa consummated homicide. Walang ganon. Isang kaso na lang, but complex. Pag say complex, ang penalty will be greater penalty compared to an ordinary homicide. So, ibig sabihin, pinakamataas na penalty ang maibigay sa kanya on the ground of aberratio ictus or error in the victim of the blow. Napaka-complex. Ito yung mga ano kayo, Mark, complex cases. Complex cases, but this is actually basic in criminal law. Aba, may tanong follow-up. Paano po ang mga ebidensya kayo, Mark, ay magpapatunay na posibleng maging murder instead of homicide lang yung kaso? So, in that case, kailangan murder ang ipafile. So, minsan kasi, doon palang sa DOJ, kailangan kung ang ifile sa fiscal is homicide, if you are a victim or pamilya ka ng biktima, pwede ka mag-file ng motion for reconsideration na iakyat ang kaso from homicide to murder. But kailangan mapapatunayan natin na pag murder ang ifile mo na kaso, mabigat ang ebidensya. The manner of killing is very important. Like for example, hindi mo binigyan ng pagkakataon na depensahan ang depensahan ng biktima ang kanyang sarili. Second na way, yung tinatawag na evident premeditation. Border din yan. Ibig sabihin, pinaplano mo na patayin ang isang tao matagal. Isang linggo, dalawang buwan. Pinaplano mo na patayin ang isang tao, hindi yan homicide. Murder ang tawag doon kasi planned killing of a person is actually murder. May tanong si Sarah Soda, Kuya Mark, may criminal liability po ba ang mga minor offender? May mga criminal liability but hindi sila makukulong under the yung tinatawag na isang batas about the juvenile justice. They will undergo a certain procedure under the DSWD. But they're still criminally liable but hindi sila makukulong. Parang yun kasi may batas tayo na hintayin pag 18 bago ang then they will be observed kung nagbago ba sila. So ang tawag sa kanila children in conflict of the law. So hindi sila criminal. Children in conflict of the law. Paano yun kayo, Mark, pag dumating sila sa kanilang hustong edad, yung kanilang criminal liability doon pa lang i-apply? Meron bang ganun? May ganun. Depende sa observation ng DSWD, which we will discuss later on, detail by detail. Ano yung sino yung tinatawag na children in conflict of the law and ano yung tinatawag na juvenile justice system. Kadalasan yan, Kuya Mark, may kugnayan sa mga rape cases, ano? Rape cases, minsan sa mga drugs. Kasi yung iba, ginagamit yung mga kabataan paano sa magtulak ng mga courier. O, kasi wala sila, di makukulong yung mga kabataan. Ganun pala yun, ha? May tanong dito kay Mark, ano ang error in personae? Tama ba yun? Iba yung error in personae sa aberratio ictus. Di ba ang aberratio ictus, binaril ni Pedro si Juan. Iba tinama. Pero ang natamaan, yung bystander si Jose. Kasi nakiasyoso. Chismoso kasi, marites kasi, siya manatamaan. Yun ang tinatawag na aberratio ictus. So, ang epekto ng aberratio ictus, complex crime, greater penalty. Ang error in personae iba. Ay example ng error in personae, mali yung identity ng biktima. For example, si Maria, gusto niyang patayin ang kambal ng kanyang asawa kasi niloko sila sa mga properties, binenta yung mga properties nila, so gusto niyang barilin yung kambal ng kanyang asawa. Mm. Pero ang nabaril niya, ang asawa pala niya. Kasi magkamukha ang dalawang kambal. Identical. So mali yung nabaril niya, akala niya si Pedro ang nabaril niya, but ang napatay niya, hindi si Pedro, kundi si Juan. So, yun ang tinatawag na error in personae. So, mali ang biktima. So, dalawang tao involved in error in personae, yung akusado, at saka yung unintended actual victim. Unintended but actual victim, siya yung napatay, kahit hindi pala siya ang dapat patayin. So, error in personae. So, anong effect doon sa criminal liability? Ito yung tinatawag MJ na mitigating circumstance.
mitigating circumstances, instead, di ba, gusto niya patayin ang kambal ng kanyang asawa, but ang nabaril niya o napatay niya, yung kanyang asawa, dapat ang kaso is parricide. But because of the principle of error in person A, hindi na parricide ang kaso niya, ang magiging kaso niya is homicide on the ground of error in person A or mitigating circumstance of the mistake as to the identity of the victim. Pwede bang ipadepensa dyan kayo, Mark? Ay, wala na akong ituyo, hindi ko sinasadya. Ang pagpatay ang isang tao, namatay ang biktima, intent to kill is considered presumed. Pag presumed ang intent to kill, hindi na issue dyan kung hindi mo sinadya or may plano ka talagang patayin. Basta may intent to kill. Pag namatay ang isang tao, there's already intent to kill. So, of course, may tinatawag na reckless driving resulting to homicide. But iba naman yan kasi the way of killing is through negligence. Basta, for example, nabaril mo isang tao, ibig sabihin, pag namatay yung isang tao, hindi mo pwede sabihin, wala akong intent to kill. Ang plano ko talaga, saktan lang siya, pero namatay pala. So, intent to kill is already presumed pag ang paggawa mo ng krimen results to a death of a person. Halimbawa ko, Mark, mayroon kasing isang pelikula na nangyari. Gumamit sila ng baril. Yeah, yeah. Ano lang, props lang. Pero ang nagamit ko, Mark, sa set, totoong baril. Nang pinutok, pak, namatay yung co-actor. Anong kaso niyo? So, pag namatay, so, ibig sabihin, may negligence. Negligence on the part, yung tinatawag na homicide through negligence. Kasi di ba sabi ko, that there are certain cases that may criminal liability but walang criminal intent. In this case, maybe walang criminal intent kasi akala niya, laruan yun. Mm. Totoo pala, nabaril niya yung actor. So, ibig sabihin, negligence on the part of the director, negligence on the part of the actor. So, in that case, there is liability but hindi siya felony by dolo, but ang tawag sa kanya is culpable felony by negligence. Kulong pa rin yun, Kuya Mark. May kulong, that's may certain damages na mababayaran, but hindi siya sigbigat sa homicide na intentional talaga na pagpatay. Yung sa mga gyera naman, Kuya Mark, di ba, syempre, pinagtatanggol mo yung bayan. Yeah, sure. Sa mga sundalo. Ano yun? Kasi may intent na pumatay eh. Oh, may intent, but yung tinatawag na defend. Trabaho ng mga kuwan yan. But of course, may mga rules of engagement na dapat gawin ang mga military. Hindi naman pwede na nandyan yung isang tao, patayin agad. Kailangan, they should perform their official duty and of course, they need to defend themselves. That's why may mga instances na, for example, nag-surrender na isang tao. Huwag mo na patayin, nag-surrender na yun eh. Tapos, nagtasa ng kamay. Tapos bosas na, tapos binaril mo pa, in that case, hindi siya matatawag na in the performance of duty, maging criminally liable ang isang military o isang police. Pero pag lumaban yung isang biktima o isang akusado, lumaban, tapos naunahan ni police, yung tinatawag na in the performance of duty, so in that case, walang liability ang isang police. Kasi may mga instances kayo, Mark, nang agaw ng baril yung suspect. Pag nag-agaw, binaril ni police, yan, walang liability si police criminally on the ground na he's just in the performance of his official duty. But kung yung isang akusado nakaposas na, hindi na makagante, tapos binaril mo pa, sa ulo mo pa binaril, so there is already a crime involved. On the ground na hindi naman yan defense of yourself or in the performance of your official duty kasi wala namang tinatawag na aggression on the part of the victim kasi nakaposas na nga, tapos binatay mo pa. Kasi, kay Mark, may mga instances na gano'n na parang nasobrahan sa authority. So, may hangganan yung kanilang kapangyarihan. Of course, kahit pulis ka, wala kang tinatawag na intent to kill. Same also kung bigyan ka ng authority ng ating gobyerno, yung permit to carry, ng mga firearm. Yes, you will be given permit to carry firearm, but wala kang permit or authority to kill. Wala kang authority to kill, but you have the right to defend yourself. Iba yung defense of yourself. Ibig sabihin, ang to defend yourself, kailangan may aggression. Aggression dapat nauna, then binaril mo. Hindi pwede na walang aggression, tapos binaril mo isang tao, homicide yun. Pero pag may aggression sa'yo, tapos naunahan mo kasi magaling kang bumaril, so ang tawag doon, self-defense. Alright, thank you kayo, Mark. Mga kababayan, huwag po kayong matakot na magpadala ng inyong pong mga tanong at sa abot po ng makakaya.
ni Attorney Mark. Sasagutin niya po yan isa-isa sa pagbabalik ng Pinoy Legal Minds. We don't need to explain, because truth needs no justification. We are not afraid, because the truth will always win. When we ask questions, it's always for the good of all. We question to build, not to break. We question to clarify, not to confuse. We question to protect, not hurt. Truth hurts, but it heals. Tune in to SM&I, where truth is free. SM&I, defining true press freedom. Balik po ang Pinoy Legal Minds live dito po sa SM&I. Kasama pa rin si Kuya Mark Tolentino. Kuya Mark, may tanong si Miguel Cordero. Paano po kung ang example ng isang tao, Kuya Mark, si Juan, ay may motibo sa paggawa ng krimen kay Tomas? Gaya ng pagpatay kasi matagal na silang magkaaway. Ngunit planted yung ebidensya against that person, si Juan, Kuya Mark. At ang gumawa nito ay yung ibang tao na hindi expected na siya ang maintensyon sa paggawa ng krimen, si Pedro daw. Paano mo po madidepensahan ni Juan ang kanyang sarili? Don't forget, if you are a criminal, kung akusado ka sa isang crime, you are presumed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. Ibig sabihin doon, kung sino yung nagreklamo sa'yo, sino yung nag-file ng kaso sa'yo ng criminal, sila ang dapat magpresenta ng ebidensya na guilty ka. Kasi kung walang ebidensya, yung mga ganun, mga planting lang, mga ebidensya lang na mga fake, manufactured evidence, madismiss talaga ang kaso. Kasi very clear ang sabi ng batas. Sabi ng batas, pag criminal ang case ang pinag-usapan, ang nagreklamo, meaning the prosecution or the complaining witness, sila ang may obligasyon na magpresenta ng ebidensya. Don't forget, the prosecution should base their case on the strength of their evidence, not on the weaknesses of the evidence of the defense. Yun ang sabi ng ating Korte Suprema. Right, thank you, Kuya Mark. Kasi Darlene, may tanong, Kuya Mark, pwede po bang ipaliwanag ang, ito nga, susunod na tanong, impossible crime. So, may tinatawag tayong impossible crime. Parang, ano ba yung impossible crime? Parang kanta, impossible dream. Impossible love. Yan na naman. May tinatawag na impossible crime. Itong impossible crime, actually, ito yung ginamit ng mga basis, ng mga movies, mga action movies, hindi lang sa Pilipinas, kahit mga Hollywood movies, yung impossible crime. What do you mean by impossible crime? Ang sabi ng batas, an impossible crime, it is an act committed which would have been a crime against person or property. Crime against person or property, but hindi na-accomplish. Yung krimen, hindi na-accomplish, hindi natuloy. Bakit hindi natuloy? Because of the inherent impossibility or the means employed is ineffectual or ineffective. Ibig sabihin, MJ, ang impossible crime, there is an intent to commit a crime. There is an intent to kill, intent to commit a crime, but there is no crime. So, dalawang klase yan, MJ, ang tinatawag na impossible crime. May legal impossible crime, may physical impossible crime. Legal. Ang legal impossible crime, hindi natupad ang krimen because of the inherent impossibility. Impossible crime. Legal impossible crime.
ang physical impossible crime because the employment of ineffectual means. Magbibigay ako ng example kasi mas simple ipaliwanag ko example. Mm. Example, si Pedro, gusto niyang patayin si Juan. Pinuntahan ni Pedro sa kwarto ni Juan habang natutulog si Juan, binaril niya si Juan habang natutulog. Akala niya natutulog yung tao na yan, binaril niya habang natutulog kuno. Pero based on investigation, bago niya nabaril si Juan, inatake na pala sa puso, patay na pala yun. Pagpatay niya, o pagbaril niya sa tao na yan, patay na pala yun. Sabi ng batas, you cannot kill a dead person. Paano mo patayin ang patay na tao? Double dead na yan. Kung sa mga baboy pa, double dead. Pero sabi ng batas ha, example, inatake si Juan. Pinuntahan ni Pedro, dala ang baril, binaril. Akala ni Pedro na natutulog lang, patay na pala yun 3 hours before the shooting incident. Yun ang tinatawag na legal impossibility. Paano mo patayin ang taong patay na? So, impossible crime. There is an intent to commit, but there is no crime. Bakit walang krimen? Because of the inherent impossibility. Hindi mo pwedeng patayin ang tao na patay na. Hindi pwede double dead. Or yung tawag double dead. Botcha. Hindi mo pwedeng patayin ang taong patay na. So, yun ang sabi ng batas. So, ang tawag doon, impossible crime. Based on inherent impossibility. Ang pangalawa naman, yung tinatawag na physical impossibility, yun ang by its ineffectual or ineffective means. For example, gustong patayin ni Pedro si Juan. Pinainom niya ng kape. So, ang kape, pumunta siya sa kusina, dapat lagyan niya ng lason. Mm. Nakita niya sa kusina may bote. Nakalagay sa bote, poison. Tapos may mukha na yung bungo. Poison. So, kinuha niya yung bote na yan, may powder, kumuha siya ng 3 kutsara, nilagay niya sa kape ni Juan. Ininom ni Juan ang kape. Buhay na buhay si Juan. Bakit buhay? Akala ni Pedro na yung hinalo niya sa kape ni Juan, lason, hindi pala lason, asukal pala. Sa paano mo patayin ang tao na asukal ang nilagay mo sa kape? Impossible crime. Hindi akala niya na lason yung nilagay niya sa kape, for hindi pala lason, kung hindi asukal ang nilagay niya. Akala niya lason kasi yung bote ng asukal may nakalagay poison, may bungo pa nakalagay. Pero ang totoo, yung bote na yon, ang laman doon, asukal. So, hindi napatay si Juan. So, that is, ang tawag doon, impossible crime. There is an intent to kill, but there is no crime because of its ineffectual or impossible means of committing the crime. Kumbaga, naunahan or sumablay, Kuya Mark. So, swerte si Juan. Nung una, paano patayin ang tao na patay na? Double dead yun. So, wala nang, hindi siya matatawag na murder or homicide kasi hindi mapapatay ang taong patay na. Pangalawa, akala ni accused na lason ang nilagay. Hindi pala lason yun. Kung hindi asukal ang nilagay, yun ang tinatawag na impossible crime. Thank you, Kuya Mark. May tanong sila, Lane Lopez. Sa pagpatay po ba, attorney, does number of wounds matter kung magiging mabigat ang kaso ng pagpatay? Oo nga, Kuya Mark. Yes. Kasi ang pag number of wounds, ang iba kasi ang homicide, iba ang murder. Pag overkill ng ginagawa mo, example, namatay ang isang tao, binaril mo dahil lasing lang kayo, nag-away kayo sa isang argumento, away kayo about politika, nagdebate kayo sa politika, nagkainitan kayo. Kumuha ka ng baril, binaril mo yung kaibigan mo dahil lasing ka, homicide yun. Walang plano, walang overkill, but for example, sinaksak mo yung isang tao, hindi isang beses, 50 times, sinaksak mo isang tao. Grabe, brutal. Ibig sabihin, overkill. Brutal naman masyado. That is already brutal na pagpatay, the way of killing, hindi lang sinaksak mo na 50 beses, sinunog mo pa ang bangkay. That is already homicide. That's already murder, kasi overkill ang pagpatay ng tao. Yun ang pagkakaiba ng homicide from murder. Meron ding tinatawag yung Mark na double murder, double homicide. Paano yun? Double homicide. For example, dalawang tao pinatay mo, double homicide yun. Mm. O, ganun yan.
Depende sa number ng biktima. Multiple murder, for example, isang pamilya, para massacre, multiple murder ang tawag doon. Mas mabigat na parusa. Mabigat na kaso. Kung pinaka may death penalty pa, death penalty yun. Pero kasi ngayon, walang death penalty, yung tinatawag na reclusion perpetua. Habang buhay na pagkakabilang ko. Yes, ganun yan. Si Darlene, may tanong, follow-up question kayo, Mark. So pwede pa rin po bang kasuhan ang taong involved sa impossible crime? Pwede kasuhan mo ng example, yung sinasabi ko na natutulog si Juan. Natutulog, di ba? Binaril si Juan. Akala niya natulog si Juan. Pero bago niya nabaril, 3 hours before, inatake pala. So dinimanda mo si yung pumatay ng, nung nagbaril ng murder. Kasi natutulog, pinatay. So yun ang depensa ni accused. Paano mo ikulong or akusa, idemanda ang isang tao ng murder kung patay na ang biktima? Depensa na yun. Yun ang impossible crime is actually a defense. Depensa ng isang akusado. Kung dinimanda ka ng murder, one of the evidence, sabihin mo, impossible crime. Bakit? Kasi nung binaril ko ang isang tao, patay na pala yun. Kasi inatake siya 3 hours before the commission of the supposed crime. So it's an impossible crime. Pwede maging depensa. Like for example, attempted murder kasi plano niya is lasunin ang isang tao, asukal pala ang nalagay. So pwede maging depensa niya yun, that was an impossible crime. Yes, there was an intent to commit a crime, but there was no crime because of the inherent impossibility of the commission of the crime. Thank you, Kuya Mark. Meron pang ano dito, mga tanong na medyo mabibigat, Kuya Mark. Ano po bang ibig sabihin ng consummated felony? Tatlo yan, MJ. May tinatawag tayong consummated felony, may tinatawag tayong frustrated felony, may tinatawag tayong attempted felony. Di ba narinig natin yan? Kinasuhan siya ng attempted homicide. Kinasuhan siya ng frustrated homicide. Kinasuhan siya ng consummated murder. So anong pagkakaiba ng tatlo? Ang consummated murder, ibig sabihin, all the acts necessary for its execution and accomplishment was already present. Ibig sabihin, binaril ni accused ang tao, tapos namatay ang tao, consummated, kasi namatay. Binaril niya, tamaan sa puso, pak! Natumba, patay. Consummated murder, bakit? Binaril niya, may overt act, tapos ang result, patay. So successful siya sa ginagawa niyang krimen. Consummated felony. Ang frustrated, iba, binaril pa niya, tamaan. But because of the medical science, yung tinatawag na upgraded high technology medical science, nabuhay kahit natamaan sa ulo, natamaan yung utak niya, but nabuhay because of the medical science. For example, ang tawag doon, frustrated murder or frustrated homicide. Nagawa niya lahat ng krimen, lahat ng mga dapat gawin para gawin ang isang krimen, but hindi na-produce ang krimen because of medical science. For example, in that case, frustrated homicide or frustrated murder. Kasi buhay ang kaniyang akusado, ang kaniyang biktima. Ang attempted naman, nabaril pa niya. But the police lang, dito lang, pak, dito lang, or sa paa lang. So hindi makakamatay yung tama. So there is a commission directly by overt act, but hindi nakakamatay or hindi niya na-perform ang lahat ng mga dapat gawin para sa isang krimen, attempted homicide ang kaso. Ba, ganun pala yun kayo, Mark. Kumporme sa saan ang tama? Tama, depende sa tama. At ano ang end result? End result. Kung nabuhay o namatay? Kung namatay, consummated. Pag natamaan, lethal ang tama. Parang dapat pamatay na, but because of the medical science, nabuhay, frustrated homicide. But kung the police lang or paa lang na hindi naman nakakamatay yung tama, attempted homicide. Pag mga kaso kayo, Mark, ang bigat nito, ang parusa, paano po ba? Depende ang parusa. Pag consummated, may degree lower. Pag frustrated, pag attempted, mas mababa ang kaso. Depende sa felony. Pag consummated, mas mataas ang kaso. But frustrated lang, mas mababa ang kaso. Then pag attempted, mas mababa pa rin ang kaso. Kaya Mark, ano po ang mga krimen na walang frustrated stage? May mga kaso na walang frustrated.
automatic consummated lang or attempted. Kahit patay o buhay yung biktima. Oh yes, may mga kaso na consummated lang or attempted but walang frustrated case. Like for example, rape. Rape, mere touching of the labia majora or labia majora consummate the crime of rape. Hindi kailangan may actual penetration. Or, ang attempted naman, pag pinatungan mo yung isang babae, but dahil magalaw ang babae, hindi mo na touch yung kanyang labia minora or labia majora, attempted rape. Yun yan, attempted rape. Yung pangalawa, arson, yung sinunog mo yung bahay, hindi kailangan buong bahay masunog. Kahit certain portion na ng bahay nasunog, sinunog mo, certain portion lang, kahit pinto lang nasunog mo, consummated rape na yan. So there's no such thing as consummated arson. So there's no such thing as frustrated arson. So consummated lang yan or attempted arson. Yung pangatlo, yung tinatawag na corruption of a public officer. Ang corruption of a public officer, for example, inoperan mo ng kwarta. Pag tinanggap, consummated corruption. Pag inoperan mo ng bribe money tapos hindi tinanggap, attempted corruption. Pag tinanggap, consummated corruption. Pag hindi tinanggap, attempted corruption. Walang frustrated corruption. Ha? Wala. It's either consummated corruption or attempted corruption. So nag-offer ka ng bribe money, tinanggap ni mayor. Example, tinanggap ni mayor. Consummated corruption. Guilty agad yun. Consummated na yun. Oh. Pag in-offer, tapos hindi tinanggap, attempted corruption. So, walang kaso si mayor. Ang kaso, yung nag-offer. Attempted corruption. So, may iba-iba yung tinatawag na adultery. Na in love ka sa tao, nakipagtali ka sa tao, may asawa na. Hindi, walang attempted doon. It's only consummated ang kaso. Kasi, and attempted. Walang frustrated. Frustrated yung... Frustrated for example, niligawan mo lang yung may asawa, ay frustrated arson na. Oh, frustrated adultery na. Walang ganun. Oh, kasi walang kaso pag the mere fact na naligaw ka, walang kaso. Ang kaso lang pag you had sexual intercourse with a woman who is married. Another, yung tinatawag na physical injury. Ang physical injury depende sa result. May serious, may less serious, may slight physical injury. Walang tinatawag na frustrated physical injury. So, yun yan. Ganun pala so, yan may na. Mga kaso na only consummated or attempted. Walang frustrated stage of the felony. Oh, kasi pag sinabi mong corruption kayo, Mark, frustrated corruption. Walang frustrated. It's only attempted. Di attempt ka na mag-bribe sa isang public official. Pag tinanggap ni public official, maging consummated na kahit wala pang ginagawa. So it's only consummated and attempted corruption. Walang frustrated corruption. May tanong po dito kay Mark sa ating text, Jack. May criminal liability po ba ang taong may multiple personality disorder? Ang multiple personality disorder, that is a psychological disorder ng isang tao. Ang sabi ng batas, walang criminal liability kung ang isang tao buang. So kailangan natin mapapatunayan yung ang person na with multiple personality disorder, buang ba or hindi. We say buang, hindi niya alam ang ginagawa niya at the time of the commission of the crime. So kailangan may isa tayong expert witness, for example, a psychologist or a psychiatrist who can testify that a person who has multiple personality disorder is considered an insane. Kasi pag insane, absolute insanity, walang criminal liability. But yung tinatawag na partial insanity, ibig sabihin, at the time of the killing, alam niyang ginagawa niya, then at the time of the prosecution, buang siya, may criminal liability pa rin siya. But of course, masuspend ang procedure or ang proceeding kasi buang siya at the time of the trial. Hintayin natin na maging normal ang utak niya. So ang tanong dyan, kung may criminal liability ba ang multiple personality disorder, kailangan munang isang expert witness na mag-testify na yung multiple personality disorder is considered absolute insane person. Alright. Kuya Mark, yung bang robbery, ano yan? Felony ba yan? Yes, robbery. Yung robbery, pag nanakaw. Pag hold up. Yung pag-akyat bahay. Yun ang mga robbery. So that's already considered. That's considered a felony which we will discuss later on. Detailed by detailed, yung mga kasong ganyan. Pati yung theft. Iba yung theft. Iba yung theft. Iba yung robbery, iba yung estafa.
All those are crime against property. Kasi binabanggit natin yung mga uri, meron ding merong tinatawag na qualified theft, di ba? By qualified theft, ibig sabihin pag qualified theft, inaabuso mo yung tiwala ng biktima sa'yo, then ginamit mo yung tiwala para magnakaw ka, qualified theft yun. Mas mabigat yun. Mas mabigat ang penalty compared mo sa simple theft. Alright, may tanong pa dito. Ano ang conspiracy sa criminal liability? Ang tinatawag na conspiracy... Sa buwatan? Sa buwatan. Ayan. An act of one is an act of all. Yun ibig sabihin ng conspiracy. Ibig sabihin, two or more person agreed to commit a crime and decide to commit it. Dalawang tao or more than dalawang tao nag-agree, nagkasundo, naggumagawa ng krimen. Dalawang klase ang conspiracy. Conspiracy can be a crime or conspiracy can be a means of committing a crime. It can be a crime. May mga crime na mere agreement is already a crime. Like for example, conspiracy to commit rebellion. Nagkasundo lang sila, nagagawa ng rebellion, crime na yun. Conspiracy to commit rebellion. Conspiracy to commit sedition or conspiracy to commit yung tinatawag na terrorism is already a crime. May tinatawag tayo means of committing a crime. Ang means of committing a crime, for example, nag-hold up yung dalawang tao doon sa loob ng bangko, tapos yung isang tao nagbantay lang sa labas, walang ginagawa, nakabantay lang. Yung tagabantay, act of one is an act of all, so kasama din yun sa krimen. Kasi sabi ng batas, if one of the offender must perform an overt act, which is his direct or indirect participation of the planned crime. So for example, robbery, nag-hold up sila ng bangko. Yung isang tao na sa labas lang, driver, naghintay. So kahit wala siyang ginagawa sa hold up sa labas, doon sa loob, sa bangko, sa labas lang siya, nakahanda yung sasakyan niya para doon mag-escape ang mga hold upper, kasama siya, principal accused siya, kasi under the principle of conspiracy, the act of one is the act of all. Accomplice. Actually, principal siya. Hindi siya matatawag na accomplice. Kasi bakit? Kasi hindi naman maka-escape yung mga hold-upper kundi dahil sa kanya eh. So, under the principle of conspiracy, the act of one is the act of all. Pero, paano, Kuya Mark, papasok yung accomplice? Accomplice, iba naman yung tinatawag na accomplice at saka accessory. Yung mga tumutulong lang sa paggawa ng krimen, tumutulong, for example, oh, ito yung baril, gamitin mo yan, ma-hold up mo doon, oh, that is accessory. Or tumutulong sa kasabuat doon sa loob ng bangko, yung security guard, kasabuat pala, o oh, sige, pinapasok yung mga hold upper, pwede maging accomplice yan sa, of the commission of the crime. Meron tayong mga tinatawag kay Mark na circumstances sa krimen. Ano pong ibig sabihin ng pag nagkaroon ng mitigating circumstance? Tatlong klase ang mitigating ang mga circumstances, MJ. May tinatawag na mitigating circumstance, may tinatawag na justifying circumstance, may tinatawag na exempting circumstance. Mayroon din, Kuya Mark, modifying, parang ganun. May tinatawag na aggravating circumstance. Apat yan. Apat. Ang mitigating circumstance, kung ang penalty mo, mataas ang kaso mo, pwede mababa ang kaso mo. Mitigating circumstance yan. Maging mababa ang kaso mo because of the circumstance. Like for example, yung error in personae. Mitigating circumstance yan. Kasi iba ang napatay niya sa intention na gusto niyang patayin. Mitigating circumstance. So, example, nag-surrender ka. Sa isang kaso, wanted ka, nag-surrender ka, hindi ka nagpahabol sa police. So, surrender is considered mitigating circumstance. May tinatawag tayong justifying circumstance. Ang justifying circumstance, walang criminal liability, walang crime. Ito yung mga tinatawag na mga self-defense, yung depensa ng mga police officer na nag-operate doon and in the performance of their official duty, nabaril niya yung isang akusado. So in that case, self-defense or in the performance of official duty, justifying circumstance. Ang exempting circumstance, yung, for example, yung buang. Buang pala, nakabaril siya, nakahawak siya ng baril, o 45 caliber, nabaril niya yung kaibigan niya kasi buang pala siya. Exempting circumstance. Ang aggravating circumstance, for example, ang tao, hindi lang isang beses niya sinaksak, 50 beses pa, tapos sinunog pa niya, aggravating circumstance. So from homicide, maging murder ang kaso. The presence, Kuya Mark, of any of those circumstances affects the imposable penalty. Affects the nature of the crime and the imposable penalty. Nature of the crime, bakit? Diba sabi ko, dapat homicide lang kaso. But ang ginawa niya, sinaksak niya 50 beses, sinunog pa niya ang wangkay.
So, naiba ang krimen. Instead of homicide, maging murder na ang kaso. So, naiba na siya. So depende siya sa sitwasyon ng kaso. Like, for example, ang binaril mo, isang bata. Isang 6 years old na bata, binaril mo. Ang tawag doon, homicide na. Ano, murder ang kaso. Kaso doon, murder. Bakit? Murder kasi, walang pagkakataon ang isang bata na depensahan ang kanilang sarili. So, pag pinatay mo isang bata, automatic murder yan. Another kind of murder, yung example, natulog ang isang tao. Mm. Hindi, natulog, habang natutulog siya, sinaksak mo siya. So, hindi mo siya binigyan ng pagkakataon na magdepensa sa kanilang sarili. So, ang kaso doon, murder, hindi siya matatawag na homicide. Basta, Kuya Mark, lahat ng mga krimen sa buong mundo ay produkto ng batas. Batas lahat yun because there is no crime. Di ba sabi ng batas, ha? Mm. There is no crime. If there is no law, punishing it. So that's why, kung idibanda ka ng isang krimen, dapat sabihin mo, anong kaso? Anong violation? Bakit? There is no crime. If there is no law, punishing it. So ibig sabihin, dapat bago ang isang tao mag-i-accuse ng isang krimen, dapat alam niya ano ang batas na na-violate niya. Because of the very principle that there is no crime if there is no law punishing it. Kuya Mark, yung slander, felony din? Yes, slander, oral defamation, libel, felony yan. Yung tinatawag na seduction. Oh, kahit seduction? Seduction. Yung pang-aakit? Yes, but seduction of a minor. Pag sinseduce mo yung minor, pang-aakit, that is also felony. Yung tinatawag na adultery, concubinage, ang daming kaso. Yung tinatawag na robbery, theft, homicide, murder, yun ang mga possible na kaso. Kahit na yung mga falsification, forgery, mga yun ang maraming kaso ang tinatawag na felony. Felony basta in violation of the Revised Penal Code, felony. Pag special law, tawag doon crime. Ibig sabihin, by the mere of uttering words, for example, slander, kaso na yun. Kaso, basta kailangan kasi ipapatunayan mo yung intent na mapahiyain yung isang tao. Kasi, don't forget, ang intent na pahiyain yung isang tao, that is a special intent or specific intent, and that is an element of the crime. Kasi element of the crime yan, ang pagpapahiya dapat i-establish yan sa korte. Kasi kung hindi ma-establish yan, ma-dismiss ang kaso. Ako, marami. Hindi lang ito kayo, Mark. Marami pang mga crime ating pag-uusapan. Yes. In fact, we will discuss in a few weeks from now, we will discuss paano makalusot ang isang akusado sa isang krimen in a legal way. Hindi in an illegal way, ha? Paano makalusot sa isang krimen ayon sa batas? Aba. Usapan natin yan. And we are not here encouraging na gumagawa ka ng krimen. We are here just to give you an education according sa law, according sa batas. Yung tinatawag na Revised Penal Code, pero alam natin ang batas, di ba? Sabi ko nga, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. So, you know, so ang sinasabi natin dito, we are not encouraging you to commit a crime, but we are here for academic and educational purposes. Yun ang plano or ang program ng Pinoy Legal Minds. Habang kayo nagkakape at nag-aalmusal at sinasawso yung mainit na pandesal sa kape, sarap nun, Kuya Mark. Sarap, habang nagkakape, nagpapandesal, kikinig, and nakikinig po kayo ng batas ng Pilipinas explained by Pinoy Legal Minds. Ayan. At Kuya Mark, ano bang moral lesson sa ating paksa ngayong araw? Moral lesson, very basic na MJ. Ang moral lesson sa mga kaso na ito is kailangan alam mo ang batas. Kasi kung hindi mo alam ang batas, Akala, dinimanda ka ng consummated crime. Hindi pala consummated felony ang kaso mo. Attempted lang pala. Mm. So, baka makulong ka ng consummated felony kasi hindi ka nag-object. Don't forget, silence means yes in law. Ganun? Yes. Example, dinimanda ka, hindi ka nag-object, silence means yes. Silence means waiver of your right to defend yourself. Like for example, nag-file ang kaso, hindi mo dinipensa ang sarili mo, nag-file ang kaso sa piskalya, hindi ka nag-file ng counter-affidavit, ano ang epekto nun? Waiver of your right to present your evidence. Pag waiver of your right, ibig sabihin, technically, parang inamin mo. Kasi hindi ka nagsasalita, ibig sabihin, the piskal will decide based on the evidence
based on the evidence of the complainant. Bakit? Kasi ikaw akusado, hindi mo didepensahan ang sarili mo, ibig sabihin, you're waiving your right. That's why, ang moral lesson natin dito, dapat alam mo ang mga batas, alam mo yung mga circumstances ng batas, para alam mo paano mo depensahan ang sarili mo. At kung ikaw naman yung biktima, paalam mo din paano ka mag-file ng kaso sa husgado. Okay, Mark, saan po nila kayo mapapanood at mapapakinggan at ma-reach out bukod po sa ating palatuntunan? And for more legal advice, you can follow me sa Facebook na rin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw, youtube.com/MarkTolentinoLawBlog, at sa TikTok, hanapin nyo lang po Kuya Mark Tolentino, and Rumble, Pinoy Legal Minds. And for more legal advice, you can also call me for meeting appointment sa 0917-329-5353, 0968-881-1912. Pwede sa Viber or sa WhatsApp. Alat, maraming salamat sa aming kagalanggan at butihing Pastor Pastor Paulo C. Quiboloy sa pagbibigay po ng pagkakataon sa programang ito na magbigay po ng kaalaman batay sa batas. Next week po ulit, same time, same station. Ito po ang Pinoy Legal Minds. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.